Okay, mapagpalang sandali po sa ating lahat. Kunin po natin ang ating mga Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. I'd like to request everybody, tayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. At kayong sa mga nasa tahanan, kunin po ninyo ang inyong mga Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ready, begin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang pamagat po ng mensahe ngayon is Radical Thanksgiving. Radical Thanksgiving. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, nasa sandali na naman kami ng pribilehiyo ng mapakinggan ng inyong salita. Lord, gawin niyo pong special muli ang sandaling ito na ba ang mga marinig namin ay tunay na hindi lang namin matutunan kundi pakinabangan namin kung ia-apply namin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magsipupo tayong lahat. Alam po natin that month of October is Pastor Appreciation Day, a month. So gusto lang ng Diyos na maging appreciative tayo at maging mapagpasalamatin tayo. Kaya mayroong mga buwan na kung saan binibigyan ng emphasis yung pagiging appreciative natin o yung pagpapasalamat natin. So sabi nga noong Radical Thanksgiving. So Pastor, ano ba yung radical? Pag sinabing radical, means very new and different from what is traditional or ordinary. Ibig sabihin, higit doon sa mga dating paraan o sistema ng ating pagpapasalamat sa Diyos. If you are radically thankful, no bad days can ruin your God-given dream. Pagka talagang radically thankful tayo, walang makakasira ng ating araw. Appreciation can heal a lot of depression. Amen po ba? So pag appreciative tayo, yung depression nalalighten yan. It can lighten up a hard situation. So don't hoard appreciation. Huwag natin itago yung pagiging mapasalamatin natin. In fact, thanks must be given. Kaya nga ang tawag sa Thanksgiving ay Thanksgiving. So talagang dapat ibinibigay natin yung pagiging mapasalamatin. Ang pagpapasalamat ay pamigay at hindi tinatago. Give, mamigay ka naman. Amen po ba? So, dapat naging thankful tayo. Good things must be given. Gratitude must be given. It must be released. Millions of people are craving for it. So, maraming tao nag-aantay ng ating pasasalamat. Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Diba? Yung alam mong dapat ka magpasalamat pero hindi mo yung expression, parang ka nagbalot ng regalo tapos hindi mo naman binigay doon sa dapat mong bigyan. So, how to express radical thanksgiving? So, paano natin ma-express to? Number one, give thanks unconditionally. Sabi dyan, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pansinin niyo po yung salitang everything, kita naman siguro sa video. Okay, everything, di ba? So, ibig sabihin, wala kang pipiliin unconditionally. Ano man ang nangyayari, ano man ang sitwasyon, dapat thankful tayo. Yun yung radical ng pagparaan ng pagpapasalamat. Yung bang parang wala kang makitang dapat ipagpasalamat, parang hindi mo feel magpasalamat, pero magiging thankful ka pa rin. This is the hardest part in this verse. Ibigay daw natin ang pasasalamat sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. So being radically thankful ay yung unconditional. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, nakakakita tayo ng something na dapat ipagpasalamat. Actually po, sabi ganun, yan pong tinatawag na everything yan, galing yan sa Greek word na pas, parang short ng pastor, ano? So, pag sinabing everything, all, sa Greek, any, o kahit ano, every, lahat, the whole. So, yan lang po yung ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, kailangan tayong maging thankful, unconditionally. Lahat dapat nating ipagpasalamat.
The usual is you can give thanks when you're smiling o parang pagmasaya, but not when you're sad. Ba, mahirap magpasalamat kapag ikay malungkot. But the Bible said, in everything, in all circumstances, this is radical thanksgiving. Sa lahat, kaya mong magpasalamat sa anumang sitwasyon, kahit sa panahon ng pandemic, kahit sa panahon ng parang biglang nabago yung buhay natin at yung mundo natin, di ba? Saan ka nakakita na lalabas ka lang ng pintuan ng bahay nyo, kailangan kang naka-mask. Nandito tayo sa church, naka-mask kayong lahat. Inalis ko lang yung mask ko kasi nga, kami lang naman mag-ama ang gagamit ng mic na to. The usual is you can give thanks when you're smiling. Yun yung usual. Pag masaya tayo, madaling magpasalamat. Pero pag malungkot tayo, mahirap. The usual is you can give thanks when what happened pleased you. But not when what happened is not favorable to you. So ang hirap, di ba? Pero ang radical, kaya niya magpasalamat. Mahirap magpasalamat pag parang wala kang ipagpapasalamat. But I'd like you to note yung salitang parang. Ibig sabihin, kaya parang, hindi totoong wala tayong ipagpapasalamat. Lagi tayong merong reason para magpasalamat. So, naalala ko si Thomas Edison. Bago siya nagtagumpay na maimbento yung incandescent lamp, napakaraming beses muna siyang nabigo. So meron siyang kaibigan, si Walter S. Mallory. So sabi niya kay Edison, libo-libong trial yung nasayang sa iyo. So parang totoo nga naman, di ba? Lahat ng mga trial niya na hindi naging successful, parang sayang. Pero ang sagot ni Thomas Edison, hindi sayang yung libong hindi nagtagumpay na experiment kasi natutunan ko yung libo na maling o yung hindi tamang gagawin. Are you following? Di ba? So ibig sabihin, libong try ginawa niya, mali. Pero ang ipinagpapasalamat niya, hindi niya nauulitin yung mga yung trial na ginawa niya. Alam niya, pag ginawa niya yon ay mali yun. Kaya nga, mayroon isang kasabihan, the easiest way to avoid mistake is to gain experience. And the easiest way to gain experience is to commit mistake. So even yung matatawag ng iba na pagkakamali ni Thomas Edison, eh sa kanya hindi yung pagkakamali kundi experience. Kasi may natutunan siya. Ang natutunan niya, pag ganun yung ginawa niya, hindi tama. So nagpapasalamat pa rin siya doon sa mga bagay na hindi naging successful kasi may natutunan pa rin siya sa bagay na yun. Amen po ba? There's always a lesson in every season of your life. Amen po ba? Laging may lesson niya. So, be radical in your attitude. Be radical in your gratitude. So, di ba? Dalawa yung dapat maging radical tayo. Attitude, kagaya ni Thomas Edison. Parang kumbaga sa ano eh, discouraged na siya, dinidiscourage pa siya ng kanyang kaibigan. Sayang yung trial na libong beses mong ginawa tapos eh hindi naman matagumpay. Sabi niya, hindi sayang dahil natutunan ko doon yung mga mali na hindi ko dapat gawin kasi hindi magiging matagumpay. So believe me, there is an ocean of lesson and breakthrough there. Merong dagat ng matututunan at breakthrough. Kasi dahil alam mo nang mali yun, hindi mo na gagawin. How to express radical thanksgiving? Give thanks unconditionally. Give thanks in everything. Give thanks in all circumstances. And that is radical thanksgiving. Hindi pangkaraniwa. Hindi nagagawa ng marami. Pero pwede. Kasi sa totoo lang, wala namang papayagan ang Diyos na walang purpose. Kahit minsan yung katigasan natin ng ulo, pag nagbalik loob tayo sa Diyos, meron tayong natutunan, huwag maging matigas ang ulo, maging masunurin, huwag maging mayabang, mapagkumbaba. Lahat yun matututunan natin. It will make us better person and it will make our lives easier.
and happier, di ba? At mas profitable and significant yung buhay natin. Secondly, how to express radical thanksgiving? Not only give thanks unconditionally, but give thanks expressively. So dapat yung pasasalamat natin na i-express natin. Ang sabi niyan, in everything, give thanks. Di ba? So yung salitang give thanks, eh galing yan sa Greek word na ang ibig sabihin ay eucharisteo. Ibig sabihin, pag sinabing give thanks, to be grateful. Pag sinabing give thanks, to express gratitude. Hindi lang nasa puso mo, hindi lang nasa isip mo, ini-express mo yon. Para bang yung to say grace at meal. Ibig sabihin, bago kumain, o pwedeng nasa isip nyo lang, thank you. O yung pagkain tayo. Pero it's another thing na bago kayo kumain, pinagpapasalamat natin yung pagkain. Diba? Yung biyanan ko, pag pinag-pray yung almusal namin, siya kasi naka-assign sa umaga, pag pinag-pray yung almusal namin, pinagpapasalamat niya na rin yung magdamag na pag-iingat. Sa kanya, big deal yun. Yung bang magising ka lang, big deal na kasi maraming hindi na nagising. Diba? O, nilooban, binangungot, inatake. So sa kanya, big deal yun. Pero pwedeng hindi niya na isama yun. Sabi niya lang, salamat sa patis, sa toyo, sa tinapay, sa ganyan, di ba? Pwedeng hindi niya na isama yun. Pero sa kanya, big deal talaga yun. So ini-express niya. Mas binibigyan niya nga ng emphasis yun eh. Bago kami magpasalamat sa pagkain, nais po namin pasalamatan yung magdamag yung pag-iingat sa amin. Iningatan niyo po kami, buhay pa kami, wala kaming sakit. So, it's a one thing na alam niya. Di ba? Minsan, alam lang natin yun, pero hindi natin ini-express. Pero sabi nga ganyan, to express gratitude. Yung give thanks, ini-express. O, to say grace at meal. Ibig sabihin, hindi lang sinabi, uy, sarap. Pero sabi mo, thank you Lord, ang sarap, pinag-pray mo yun. Alam niyo ba na maraming Pilipino gusto magsabi ng thank you, pero sirap sabihin ng direkta yun. So yun yung normal sa ano, parang yung counseling namin kagabi. Maraming tao gustong mag-sorry, pero hindi niya sinasabi yung I'm sorry. Ine-express niya yun sa ibang paraan, di ba? So, ganun din. Kaya nga sinasabi sa atin, give thanks in all things. Ibig sabihin, be grateful, express natin yung ating pagsasalamat. Hindi dahil ayaw nilang magpasalamat, kundi nahihiya silang sabihin yung sorry or thank you. Diba? So, pero ini-encourage tayo. Alam niyo po, galing talaga ng Diablo eh. Nalala ko nung binata pa kami, yung best friend ko, naikwento niya sa akin na nung nanliligaw siya, kasi sanay ngayon yung mga kabataan sa kalsada ng liligaw, di ba? So, nung manligaw siya, nakita niya yung magulang nung nililigawan niya, gusto niya magmagandang gabi. Pero nahihiya siyang magsabi ng magandang gabi, inignore na lang niya yung... So, minsan ganun tayo, di ba? Mas tama at mas decente at mas moral yung pag nakita yung mumoy magulang ng nililigawan mo, ano, magmamagandang gabi ka. Alam niya yun, tama yun. Gusto niya rin gawin. Hindi na siya bastos. Kaya lang nga, talagang naunahan siya ng iya. So ganun din minsan tayo. Maiyaano tayo ng Diablo na yung tama hindi natin magawa. Kasama na dyan yung tinatawag na pagpapasalamat. Alam niyo ba na sinadya ng Diyos na maging yung iba naman, ayaw tumanggap ng pabor. Ayaw tumanggap ng tulong. Yung bang parang hiyak-hiya sila pag mayroong nagbibigay sa kanila. Kasi hindi nila alam, pride yung tawag to. Kasi sinadya tayo ng Diyos na interdependent. Yung bang minsan ikaw yung mga kailangan, minsan ikaw yung tutulungan. Kasi parang may reason tayo magpasalamat. Alam ko naman ikaw yung tumulong, tapos sabi mo doon sa tumulong sa'yo, thank you. Diba? Madalas pag nagbibigay ako sa pulubi, actually hindi naman pulubi siguro, pero may mga bata kasi nanghihingi ng pera eh. Diba? Pag binigyan mo ng pera, may lakas sila ng loob na humingi ng pera. Pero pag nakuha na yung pera, nahihiya silang magsabi ng salamat. Kaya ginagawa ko minsan, thank you.
Ayun, tsaka lang magsasabi ng, ay, thank you po pala. So, minsan, gusto ba nila o naihiya sila. Pero, ito nga yung sinasabi sa atin bilang Christian. Give thanks. Ang radical, ini-express niya yung kanyang pagpapasalamat. So, yung kailangan, kaya nga ang sabi sa talata, give thanks, dapat ipahayag. Dapat ipadama yung pagpapasalamat. So maganda ang marinig ng Lord na nagpapasalamat tayo. Amen? Diba? So pag nag-iisa ka lang, pwede rin siguro yung awit ng Thanksgiving. Kaya nga yung kinanta natin kanina bago tayo, thank you Lord. Diba? Maring iniisip ng iba, mukha akong kawawa, pero hindi nila alam. Kaya ako pala ay mapala, di ba? Sana ma-realize nila na ako'y masaya dahil sa Panginoon. So, pero may mga itinurong practical na kaparaanan na ma-express natin at maipadama natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Kasi minsan, yung iba naman, nahiyang magsabi ng pasasalamat, meron naman parang 2-5 yung salitang thank you. Yung bang nagte-thank you nang wala naman sa puso. Kaya matalino rin ang Diyos. Kaya gumawa siya ng paraan, paano natin may express yung pagpapasalamat? So, alam natin mga bilang Kristiyano, yung Malakay 3:10, di ba? Kasi meron bilang pastor, minsan meron akong aharap, meron mga member na magtetestimony pa dito. Bigla ako, hindi ko inaasami, bibinigay na blessing yung kumpanya. Kaya meron ganyan. Biglang may dumating na malaking pera. Pero, tingnan mo yung offering, ano niya, wala namang tithes. Di ba? Kaya niya magpasala ng testimony siya eh. Sabi niya, hindi ko inaasahan yun, galing talaga sa Diyos yun. Eh kung talagang alam mong galing sa Diyos, alam mo din dapat ibalik mo yung para sa Diyos. Di ba? So, minsan, it is one thing na nag-testimony ka, pero napapangamot siguro ang Diyos. Pero mo nga palang galing sa akin eh. Ba't hindi mo maibigay yung para sa akin, di ba? So yung dapat ma-express natin yung kung talagang galing sa Diyos, hindi mahirap sa atin yung sistema ng Diyos, di ba? Na kaya nga hindi natin tinatawag na pagbibigay yung ikapoy, kundi pagbabalik. Kasi hindi atin yun. Kung baga sa nag-partnership, ano yun, kasunduan yun, ibibless ka, pero ipabalik mo yung para sa Panginoon. So, hindi ko talaga makalimutan yun eh, di ba? Kasi nag-testimono siya, so ini-expect ko, mayroong tithes talaga. Kasi sabi niya, galing kay Lord eh. Oh. So, hindi ko ina-expect yun dahil para pakinabahan, kundi ano yung relasyon mo sa Diyos kung hindi mo may bigay. Pangalawa, sabi ganon, yung Hebrews 10:25, di ba? Kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, dapat hindi natin kinakaligtaan yung pagtitipon. Alam niyo po, malaking issue ngayon sa maraming church yan. Yung mga karnal na ano, nagkaroon sila ng legitimate reason para hindi magsimba. Kaya kahit pwede na magsimba, hindi pa rin nagsisimba. Pero sabi nila, pag nag-pray yun, kung nag-pray pa, nagtitake you Lord. Yung kalusugan, yung yung pag-iingat, di ba, yung provision, thank you yun. Pero, di ba, isang paraan ng pagpapasalamat, ipag-worship. Sa Old Testament, pag nagpasalamat sila, gagawa ng altar yun, magpapasalamat. Pero yung pagpapasalamat na yun, may offering yun. Pangalawa, talagang may pagsamba. So, imposible na magpapasalamat ka na hindi ka sumasamba. Diba? Expressing yun. So, kaya nga, ang ibig sabihin niya ng give thanks, express sa Greek, pag tinignan mo sa yung mismong sinabi ng Diyos, pahayag mo yung pagpapasalamat mo. Then yung Matthew 28:19-20, diba? Yung Great Commission, hindi small. Great nga. Hindi siya yung pag nagawa mo yung iba, naka-attend ka, naka-abit ka, pwede mo nang hindi gawin yun. Dapat lahat ng ginagawa natin nakabalik doon sa discipleship. Soul winning and discipleship. Kung talagang thankful tayo sa Diyos, tanungin natin yung ating sarili, ilan taon na tayo Kristiyano? Kung 20, kung isang bunga man lang sa isang taon, dapat may 20 ka na naging bunga.
ang tanong, may bunga ba? So minsan, naku, pinatatamaan naman ako ni pastor. Hindi ko kayo pinatatamaan. Sinasabihan talaga kasi yun ang trabaho ng pastor, yung pinasasabi ng Diyos. So dapat ma-realize natin yun. Di ba? Yung iba, pinanganak na sa simbahan eh. Tumanda na sa simbahan, pero nadadagdagan ang edad, pero hindi nadadagdagan yung bunga. So dapat ini-express natin yun. Di ba? Yung nakikita yung, mas lalo nga kaya, hindi ko makalimutan talaga, yung magtitestimony ka na pinagpala ka ng Diyos, tapos hindi mo maibalik yung para sa Diyos. Di ba? So ganoon din yung pagkakaloob sa Panginoon, yung pagdalos sa pananambahan, at saka yung Great Commission. So, mabuting bagay yung pagpapasalamat. Then, how to express radical thanksgiving? Number one, give thanks ako unconditionally. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, dapat thankful pa rin tayo. Pangalawa, give thanks expressively. Hindi ka lang kaya mo mag-testimony. Dapat merong kita sa gawa. Diba? At pangatlo, give thanks positively. Pansinin nyo, in everything give thanks, but note, for this is the will of God in Christ Jesus. Concerning nyo, pansinin nyo yung kalooban ng Diyos yun nangyayari sa'yo at concerning, may concern ang Panginoon sa'yo. Sa lahat ng bagay, ang mga bagay, magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ibig sabihin, yung nangyayari noon, kaya pinayagan ng Diyos ang nasa isip, ikaw, yung kabutihan mo. Kaya positively, may purpose. Ako ito hindi biblical to, di ba? Wala sa Bible. Pero, pag may namatay na aso sa amin, dalawa yung pwede kong gawin eh. Malungkot ako, o magpasalamat ako na hindi ako yung nagkasakit, hindi ako yung namatay, o hindi yung tao sa pamilya namin yung may sakit. Di ba? So, meron talagang dahilan para lagi kang magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi naman basta, o pwede rin sinabi ng ano, na para hindi ka umasa sa aso, umasa ka pa rin sa Diyos. O baka naman merong itinuturo, baka gustong patinuin. O gusto tayong, pag may nangyari nun, dinidisiplina lang tayo, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na talagang sa Kanya tayo kumapit. So, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa aso. On my part, di ba? Kasi sa akin, dog lover ako eh. Pero doon sa inyo, ano may pinakamahalaga sa inyo at kinuha yun, may reason si Lord. Para tumino ka, para umayos ka. Di ba? Para sa kabutihan mo yun. So, positively. So, to express radical thanksgiving, be positive. It means that in every circumstances, God is doing something for you. Pag sinabing concerning you, ba, lahat ng nangyayari, nasa isip ka niya. Di ba? So, meron siyang plano. Di ba? So, sabi nga dyan sa Bibles, di ba? Ayan. Isipin mo lagi na ito ay kalooban ng Diyos para sa'yo. May ginagawa ang Diyos, kaya niya pinayagan mangyari yun. May lesson si Lord na itinuturo. Lagi niyo naririnig sa pulpito. Minsan papulit-ulit ang problema. Kasi hindi natututo. O para ko lang sinasabi. Paulit-ulit ka si nanay. Parang sirang plaka. Eh syempre, uulitin pa ba yun kung natutunan mo na? Patutunan mo, subo. Eh sira ulo lang yung tao paulit-ulit na na-address na. Halimbawa, hugasan mo yan. Pinggan. Ay, alam ka naman, wala nang pinggan doon na hinugasan na, sasabihin pa rin ng nanay, hugasan mo yan. Asa nanay, basta trip mo lang, yung hinugasan mo, hugasan mo ulit. Meron bang ganon? Wala. Kaya paulit-ulit na hugasan mo yan, hindi hinugasan. So ganun din si Lord. Meron paulit-ulit na nangyayari kasi hindi pa natututo yung gustong turuan. So, huwag natin antayin na kunin tayo ni Lord bago tayo matuto. Diba? So, sabi nga rin. So, isipin mo lagi na ito'y kalooban ng Diyos para sa'yo. May ginagawa si Lord, may lesson si Lord, may mensahe si Lord. Diba? Kesa magmukmuk ka,
sirain mo yung araw mo, sirain mo yung buhay mo, eh, tanungin mo na lang kung ano yung gusto sabihin ni Lord. Kasi yung sasabihin ni Lord, para sa ikabubuti mo. Di ba? Diba? Si, yung magulang, kakausapin niya yung anak niya. O si Altea. Altea, ganito ha, ganito, ganito ha. O yung sinasabi ba, yung sasabihin ni JR dun sa anak niya, para sa ikasasama ng anak niya? Hindi. Kahit galit pa si JR. Di ba? Wala lo naman siguro yung kamukha niya, buti lang pumuti. Di ba? Yung pogi niyang anak. Si J at puti, di ba? Paglaka natin yan, pagsasabihin niya yan. O minsan, bawal yan. Pero hindi dahil bawal eh. Inihigpitan niya lang yung anak niya. Ang nasa isip noon para sa ikabubuti ni J at puti. So, always see the hand of God behind every event. Dapat nakikita natin yun. Na sa lahat nangyayari, merong kilos, yung kamay ng Diyos, merong ginagawa yan, di ba? So, at isa pa, ikaw ang unang makikinabang dito. Amen po ba? Ito ang maganda. Kapag kamay ni Lord ang humilot, tiyak may maaayos. Di ba? Kapag kamay ni Lord ang humilot, tiyak may maaayos. So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari yun, eh, ang ano pa naman natin ngayon? Ano yun? Safely sheltered in the arms of God. Safe tayo sa kamay ng Diyos. So kung kamay ng Diyos ang gumagalaw para maranasan mo yung hindi mo maintindihan, yung minsan hindi mo kailangan maintindihan, kailangan mo lang magtiwala. Kasi minsan mas after siya kung paano kang magre-react. Diba? Pwede kang mag-retaliate. Diba? Awayin mo lahat ng gusto mong awayin. O kaya, wag suwain mo, suwain mo lahat ng gusto mong suwain. At the end of the day, kung ano itatanim mo, kung paano ka nagre-react, yun yung magiging bukas mo. Diba? Kung ayaw mo makinig, ikaw pa rin ang aalin nun. Pero yung Diyos, laging nagsasalita yan. At lagi ko rin sinasabi, ang Diyos hindi bababa dito para magsalita sa'yo. Baka magtatakbo ka sa tao. May paraan siya. Diba sa Romans chapter 10, paano sila mananampalataya sa hindi nila kilala, paano nila makikilala kung hindi nila naririnig, paano nila maririnig kung walang tagapangaral. So, ibig sabihin, pag hinahanap mo yung kalooban ng Diyos, pag nagsalita si pastor, makinig ka na. Itanong mo na sa isip mo yan. Kaya ito yung message nito, diba? Give thanks, ano yung una? Unconditionally. Maging thankful ka pa rin. Kagaya ni Edison, Thomas Edison, mas maraming palpat sa ginawa niya. Kaya bago, isang beses lang nagtagumpay. Pero sabi niya, hindi sayang yun. Thank you, Lord. May natutunan ako doon. Diba? Pangalawa, give thanks expressively. So, isang bagay maganda. Yung iba hindi makapag-testimony. Pero, pang nag-testimony ka naman, dapat makita sa gawa mo, pinagpala ako ni Lord. Eh, nag-support ka ba ng ministry, ng minister, ng mission? Yun yung talagang thankful. At sabi ka naman, give thanks positively. Always see the hand of God behind every event. Kapag kamay ni Lord ang milot, tiyak na may maaayos. At isa pa, ikaw ang unang makikinabang dito. Pansinin nyo yung verse concerning you. Diba? Ano yun? In everything, give thanks for this the will of God concerning you. Di ba ang gandang pakinggan yun? Yung will ni Lord, pagka iniisip niya yon, ang iniisip niya, concerning you, para sa ikabubuti mo. Eh di ibig sabihin, talagang pwede ka magpasalamat, kahit hindi mo naiintindihan, kahit parang ang sakit, kahit parang, ang galing kasi ng Diablo eh. Alam niyo ba pwedeng, nasa sitwasyon kang dapat lagi ka nang nagpapasalamat at nagpupuri, pero nagre-reklamo ka pa rin at nalulungkot ka pa rin kasi naloko ka ng Diablo na sinabi sa'yo, kawawa ka, walang magandang nangyayari sa'yo, hindi ka mapalad. Pwede yun, hindi ka nagpapasalamat, kahit dapat nagpapasalamat ka na. Di ba? Pwede yun.
Kasi hindi nga positively, hindi ka naniniwala concerning you. Lahat mong nangyayari, nangyayari concerning you. Dahil sa'yo. Amen. Always put in mind that God has a better and greater purpose in every circumstance. Better and greater purpose in every circumstance. Amen. Be positive. Always see the purpose and not the problem. Nakapokus tayo ngayon. Ito yung problema eh. Eh, ang purpose, bakit may problema? Maganda yun. Hindi niya papayagan ang problem nang walang magandang purpose. Kasi nga, concerning you. Kaya binigay yung problem concerning you. Kaya ganyan yung sitwasyon concerning you. Ikaw yung naiisip ni Lord na mapaputi dyan sa sitwasyon na yan. Kung positive ka lang, naniniwala ka, for this is the will of God. Be positive, always see the purpose, not the problem. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, concerning you. Diba? And if it is God's will, for sure, it's gonna be wonderful. Kung kalooban ng Diyos, sigurado wonderful. Yung libu-libong pagkakamali ni Edison, Thomas Edison, wonderful. Kasi ang dami niyang natutunan. Diba? Sa mga bagay na yun. Then, how to express radical thanksgiving? Number one, give thanks unconditionally. Ibig sabihin ng conditional, wala kang pipiliin. Kahit yung ayaw mo, pinayagan ng Diyos na mangyari, thank you Lord. Mas alam mo yun. Expressively. Dapat nagpapasalamat ka. Pangalawa, may ginagawa ka. Ini-express mo. Kasi kung wala kang ginawa, parang ka nagbalot ng regalo na hindi mo nabigay. And positively. Ibig sabihin, hindi talaga mahalaga yung nangyayari. Yung nangyayari, kaya nangyayari, concerning you, tungkol sa'yo. Panoorin natin itong video clips na ito. Masunod na yan. Favorite point.
to be like this. I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Minsan nakatingin lang tayo sa sapatos. Hindi natin nakita yung nasa loob ng sapatos. Akala niya ang pinakamasaya ng tao yung may suot ng magandang sapatos. Pero nung nagkapalit sila ng katayuan, na-realize niya yung katayuan niya, tuwang-tuwa na yung tao na yung makunta lang sa katayuan niya. Tayo tayo lahat. So we bow our head and close our eyes. As we bow our head and close our eyes, yung salitang concerning you, ibig sabihin, pinapayagan ng Diyos dahil ikaw ang nasa isip mo, dahil sa kabutihan mo. Baka ang problema, hindi dahil talaga yung sitwasyon mo ang problema. Ang sitwasyon mo, yung attitude mo, hindi ka grateful o yung gratitude mo ay wala. As we bow our head and close our eyes, knowing that everything happens concerning you, dahil sa'yo, mahalaga ka sa Diyos, why not thank God? And believe na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Walang problema sa Diyos. Walang hindi kaya ang Diyos. Baka ikaw ang hindi makakaya sa gustong pagpapala ng Diyos na kamutan mo. Baka ikaw ang hindi ready. As you bow your head and close your eyes, gusto ko lang sabihin sa Diyos, thank you Lord. And sorry Lord. Ang lungkot-lungkot ko samantalang kung may taong mapupunta sa katayuan ko, maglulundag, magtatatakbo sa tuwa. Huwag lang maging lumpo. Huwag lang maging paralitiko o baldado. Huwag lang maging bulag. Huwag lang nakaratay. Now we pray to God. At kung may nalamuod na hindi patiyak ang kaligtasan, malamang kaya nangyayari ang lahat para maligtas ka dahil mahal ka ng Diyos. Kung hindi mo tiyak na kayo ligtas, pwede mo sumunod ka sa panalangin. Sabihin mo, Ama, patawad po sa aking mga kasalanan. Salamat po sa inyong buktong na anak na nagpayubay sa krus, naghirap para tupusin ako sa aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking krus. Tinatanggap ko si Jesus at tagapagligtas ang mga aking buhay. Then I will pray. Dear Lord Heavenly Father, thank you Lord for reminding us. We have all the reason to be thankful radically. Thankful unconditionally. Thankful na patuloy na magtitiwala sa iyo. Lord, hindi mahirap sa inyo ang pagpalain kami. Ang mahirap kung kaya namin ang pagpapalang na ibigay mo. Yung katayuan namin, we have all the reason para maging joyful, grateful. Forgive us, O Lord, kung hindi namin nagagawa yan. But sandali nito, in
inasyahan ko, Panginoon, na ako'y maging thankful, grateful, hopeful, humble. In Jesus' most precious name, amen and amen. Awitin natin, shelter in the arms of God. Ang ating theme song, yun lang malaman natin, nasa kamay tayo ng Panginoon. Seek tayo sa Panginoon. We have all the reason to be thankful. Sinabi ng kanyang kaibigan, sayang. Pero hindi sayang dahil merong matutunan. You are always at work. Sa anumang sitwasyon, sa anumang nangyayari, kayo'y laging may ginagawa, laging may pinaplano, laging may sinasabi, laging may mensahe sa bawat isa sa amin. Minsan paulit-ulit, kagaya ng bata, nasabi paulit-ulit ang sermon ng magulang, simply because hindi natututo. Help us, O Lord, na makinig sa inyo, sumunod sa inyo, intindihin kayo, unawain kayo, and magtiwala na laging may magandang plano kayo sa bawat isa sa amin. Everything happened with the purpose. And because of that, we are so thankful. In Jesus' most precious name, this we pray. Amen. Amen. Ako po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Ako'y nagbibigay, ready, begin. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay ng Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Ako'y nagbibigay sa pananampalataya.
sa inaharap ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob at dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, at maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging bungkaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Awitin po natin, give all your best, ready, sing. Give all your best, God is expecting. Don't waste your time to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture the wasted years. So give it right this time. Honor God through our offering. The makings at this time, it's all lost nothing. His words are true, believe them in faith. Blessing He promises to them who obey. He's given His all, what them will be given. It's not the time to waver, no time to delay. So give it right this time. Honor God through our offering. The makings at this time, it's all lost nothing. So give it right this time. This time. Okay, upo muna po kayo bago tayo dumating sa ating prayer time para po sa ating instructional. Upo kayo. Okay, sa ating instructional, ganun pa rin ang gustong mensahe sa atin ng Panginoon. If we are thankful to God, we must express it. At isang way para ma-express natin yon ay yung Great Commission ng Panginoon. That is a challenge to us na patuloy nating naririnig na yun naman talaga yung nakasulat sa Bible. Great, hindi small. Pinakamahalaga sa lahat ng kanyang utos. At yun yung atas sa atin. Yung the very reason kung bakit may church, kung bakit mayroong Kristiyano, yun yung tinatawag na discipleship. So, challenge sa atin, kailan tayong magsisimula na umanap ng sisiran. Alam natin uli yung proseso. Invite, yung sago natin, invite, invest, then ensure. Sa invite, share mo ng gospel o kaya ayahin mo sa ating Bible study o kaya sa ating worship service sa mga big group natin. O pangalawa naman, yung invite, ensure, invest. O, so, kailangan pabigyan yan o pakita ka ng kabaitan. Then, ensure, meron tayong lesson, yung right start. Tapos, yung baptize, ilulubog natin, hindi lang sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. So, merong pre-life. Tapos, yung church retreat natin. So, sana bago matapos ang taon, magkaroon tayo ng church retreat. Kaya lang, wala tayong delegate. Kung wala kayong tinuturuan ng right start, tsaka pre-life retreat natin, o yung church retreat natin. Tapos, pagkatapos nun, yung tinatawag na lifestyle, then dun sa School of Disciples na natin. So again, it is good na nagsabi tayo ng thank you Lord, but we must express it in action. Actions speak louder than words. Magandang gabi po, magandang sa amin. Mas pagpalang sa